ko ng Forty Scout Ranger No Time for Love Company. So, marami man din akong naging experience sa Forty Scout Ranger Company na inkwentro. Dalawa lang yung isasabihin ko na inkwentro doon na medyo hindi ko makakalimutan. Is yung una is yung pagkamatay ni Late Barilla. Sana akong nasa Sangkamanbok, yun. Alam ko, maligaya kayo na dyan. So, ang may istorya ko lang yung kay Late Barilla. Matagal kami nagsama ni Late Barilla. Medyo napapayak lang ako ngayon kasi naalala ko na naman siya. That time talaga si Late Barilla, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya makakalimutan dahil hindi ko rin lang siya itunuring na kasamang opisyal sa Forty Scout Ranger Company, pero naging kaibigan at saka kapatid ko na rin siya. Naging isang Scout Ranger na totoo si Late Lieutenant Barilla dahil sa kabaitan niya sa tropa at na yung jokerist siya. Sa trabaho naman, mas hipag, matalino. Sa admin works niya, sa operation. Kaya medyo napapayak ako sa kanya, naalala ko na naman. That time, ako nagdala ng kumpanya noon, dalawang combat troop kami. Tatlo kami opisyal yung kasama si Lieutenant Tevez sa Basilan, sa Albarca. Na yung pag pinagkamatayan niyang Hill na Hill 440, pinangalan namin sa kanya. Na Hill Barilla. Yung mission namin yon is yung port company kasi noon is under ng 1st Marine Brigade. Na kami lang yung isang kumpanya ng Ranger doon na mag-support sa Marines. So that time yung mission namin yun na namatay si Captain Barilla is naka-popcorn na kami sa JSOG. Kasi nakita ni ng isang kapatid natin na Scout Ranger na para namin kaming ginagamit masyado ng Marines. So wala naman din akong kwan sa Marines kasi maganda man yung pakikisama nila sa pakikisama namin. Naibalik namin yung Marines at saka Rangers na camaraderie. Kasi may ang G3 ng 1st Marine Brigade noon is Scout Ranger din na regular. So graduate din siya. Colonel that time si Colonel Velasco, hindi ako nagkakamali. So napukun na kami ng JSOG noon, kinuha kami ng JSOG. Kami yung nag-support sa LRC. So ang naging operation noon is yung mission namin is to conduct in block the flight of MILF sa Hill 440. Yung mission ng LRC noon, yung personal si under kay First Lieutenant Maburang noon is yung Kurilim. Andun yung mga target packet na mga busayap. So naikwentro sila ng madaling araw ng alas 3. So nag-hold kami at malapit na kami sa objective namin na Hill 440. Nag-usap kami ni Late Barilla, nag-map check kami. Nung nag-recommend siya na kung matapos namin i-clear yung 440 is bababa kami dun sa Kurilim. Pero ang sabi ko, yung mission natin is i-hold at i-clear yung 440 para hindi makadaan yung mga MILF doon na galing Albarca. So nung na-hit na namin yung 440, nang bandang more or less about mga mag 0500 na ng madaling araw. So madilim pa. Bigla nagkapaputok ngayon.
So yung first combat group ng kumpanya is naikwentro na. So hindi pa makita noon that time, wala pa tayong masyadong issue noon ng NBG. Maruman tayong NBG noon pero commercial, yung makikita ka ng kalaban pagka inay-rad mo yung kwan, pindutin mo. So hindi na sila nagamit ng ganun. So nagka-inkwentro na. So nakabuntot man din yung dala kong combat group. Kasama ko si Lieutenant Tevez noon kasi junior pa si Lieutenant Tevez noon. Hindi pa masyado namin kwan. So nagkaroon na ng inkwentro. Nalaman ko lang na nakiya na nun si Let Varela nung pumunta sa akin yung 60 gunner si Sergeant Espinosa, yung classmate niya sa Ranger. So na sabi niya namatay na si XO. XO that time si Lieutenant Varela. So sabi ko, wala natin magawa, patay na si XO. I-recover niyo lang yung katawan niya. So ni-recover namin yung katawan niya. Binax formation ko yung buong kumpanya doon na dalawang combat group. So far doon, nagkaroon ng matinding encounter pa rin. Na kung wala yung kakayayahan ko na i-lead yung kumpanya Fort Cass Scout Ranger doon, mas maraming namatay sa amin. So far, naiwan din doon si Sergeant Sotelo. Sa yung radyo man ni Elite Varela, nilagay namin sa gitna at